Hello guys, good morning. Okay, so meron naman tayong isang gagawin na video, okay? Regarding ito sa gagawin ko na pagtatanim ng sibuyas. So gagawin ko muna, kukunin ko muna yung aking itatanim. Okay, so pakita ko na sa inyo. Okay, so meron pa ako ditong isa, dalawa, tatlo na i-harvest. Ito na lang muna. Okay, so tuyo na siya. So gagawin ko, pakita lang natin, ha. Ayan. Lagay ko muna siya dyan para hindi siya matumba. Okay, nagprepare na ako ng tatlo, dito ko itatanim. Okay, pakikita ko sa inyo mamaya yung pinagtaniman ko na nauna na. Siguro mga 8 to 9 days na yun. Mga 9 days siguro. Ganito magiging itsura niya. Okay? Pag tinanim na. Mahaba na ang ugat niya. No? Ito actually, dalawa tong hinugot ko eh. Ay, hinugot ko to para lang maipakita sa inyo. Okay? So, mahaba na ang ugat niya. Tumutubo na siya. So, ganyan na magiging itsura niya. Okay? Pag tumubo na siya. Okay? So, gagawin natin dito. Kukunin na muna natin. Ayun. Parang nakalutang na to. Ayan. Okay. So, lilinisin na muna natin. Okay. Alisin muna natin yung maliliit. Ayan. Saka itong mga tuyo. Alisin natin. Sa natin konti para makita nyo para malinaw. Okay, so paano siya itatanim? Okay, so ang ginagawa ng iba, inugupit yung dulo. Okay, yung dulo para doon tutubo yung kanyang mga dahon, itong mga to. Okay, mangyayari kasi nyan kapag hindi mo ginupit, matagal tumubo kagaya nitong mga to. Okay. Matagal tumubo yan kasi hindi ko ginupit. Pero pag ginupit mo siya, mas madali. So, isa yun sa mga technique. Okay. So, paano ang gagawin natin? Babaon mo lang siya ng ganyan. Okay. Pag nakabaon na siya, konting din lang sa gilid-gilid, okay. So, pwede mo na siyang diligan. Okay. Pinagugasan din natin. Hindi ay bibilig natin sa kanya. Okay. Kita ba? Okay. Ganyan. So, ganun din ang gagawin natin dun sa dalawa. Okay? Kukuha lang tayo ng maliit. Kasi gusto ko itanim yung maliit para yun ang dadami. Kasi malaki, yun ang gagamitin namin para sa pagluluto. Okay. So, gaya nito, ang dami na. Kukuha ka lang ng isa. Okay, maliit lang. Maliit, maliit lang ito. Lilinisin mo siya. Alisin mo yung mga tuyo. Okay. Mga tuyo na. Alisin mo yung balat. Okay. Ayan. Pag naalis mo na yung balat, okay, ito may ugat na. Swerte ka na. Okay. Meron pang natitirang ugat na maliit. Basa natin para makita. Okay, ito may ugat na siyang konti. Okay? So advantage na 'yon kapag itinanim mo siya. Okay? Kapag itinanim mo siya, advantage na siya. Okay? So ibig sabihin, malaki na ang tsansa niya na mabutas. So binutas ko siya ng daliri, pasok ko siya. Okay? Saka ako spis ng konti. Okay? Saka mo siya diligan. Last, isa na lang. Okay, isa na lang. Para maitanim ko na. Ang ililitatanim ko naman ulit, eto na. Yung mga hinugot ko, ibabalik ko na uli siya. Okay, so eto na, last na. Dito ko na siya ilalagay. Okay, kagaya ng ginawa ko kanina, binutas ko ng daliri. Ito, pag may butas na siya, balik mo lang.
balik mo lang. Kasi inugot ko na siya. So, kailangan ibalik ko. Okay. Okay. Squeeze na ng konti para bumaba. Okay. Okay. So, meron ka ng tatlo. Okay. So, ipakikita ko sa inyo yung mga naitanim ko na dati na tumubo. Na ginupit ko yung dulo. Meron pa ako isa rito. Mamaya na yan. Okay. Pakikita ko sa inyo yung mga tinanim ko. Ito ay 8 or 9 days na. Okay. So, meron ng isa. Meron ng dalawa. Tatlo. Apat. Okay, meron ng apat. Ngayon, meron din akong apat na wala pang usbong. Isa, dalawa, tatlo. Ayan, tatlo pala. Sorry. Ayan. So, ang gagawin ko dito sa mga natira, okay? Itong mga natira na to, yung malalaki, kukunin ko na siya para magamit sa pagluluto. Yung maliit, alisin ko, itatanim ko din. Eto mga to, isasabit ko na siya. So, kailangan meron ka ng mga nakahandang hook. Dati na akong merong mga hook. So, ilalagay ko na siya doon sa dapat niya. Okay? Unahin ko na itong may ugat. Ay, may usbong. Okay? So, isasama ko na siya rito. Okay? Ayan. Katabi na niya yung may mga usbong. Okay? So, mas maganda kasi advantage na yon yung may usbong na yon pag naitanim mo. Okay? So, ibig sabihin, maghihintay ka lang ng maikling panahon. Siguro, 1 buwan, 2 buwan, makikita mo na na unti-unti, dumadami na siya. Okay? So, yun. Yun yung paraan natin ng pagtatanim. Okay? At pakikita ko naman sa inyo yung aming mga talong na oblong. Okay. So ito, marami na kami nakain. Actually, okay? Dito namumulaklak pa lang yung isa, ito may bunga na. Isa, dalawa. Okay? Dito may nakatago pa yun. May nakatago na isa. Ewan ko kung kita rito. Okay? So marami na kaming nakain diyan. Yan yung oblong, dito naman sa kabila ay mahaba. Kaso isa pa lang eh. Kinain na namin yung iba eh. Okay, yan. Okay, so yun lang ang ating episode regarding dun sa pagtatanim ko ng sibuyas, kung ano yung mga technique na ginawa ko. Okay, so para dumami siya. Meron pa ako dong dalawa na gusto ko kasi hanging para mas madali. Madaling ilipat, madaling tanggalin, madaling palitan ng lupa. Kasi konti lang. Okay, so kesa yung mga nakatanim sa malalaki. Okay, pero actually mas maganda yung kung sa malaki nakatanim. Kasi mas makaka-spread yung ugat niya. Mas mabilis siyang lalaki. Okay? So, preferred ko lang talaga na nakahangin siya. Okay? Well, anyway, nasa inyo na yon, decision nyo na yon. Okay, magandang araw sa inyo lahat. Please, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Okay? Bye guys! Next episode ulit!